Buenos dias, amigos y amigas. Today, we have a news tungkol sa PDP-Laban rally na ginanap nung Sabado po. Yung ibang mga vlogger na kaibigan ko po, napuna nila po na doon sa rally ng PDP-Laban, na proclamation rally pa naman po ito, ay maraming mga delegates po or maraming mga umattend sa rally na may hawak-hawak na God first sign o God first symbolism or mga t-shirts. So, sa totoo lang po, mag-good sign yun po. Ang ibig sabihin nun na, you know, yung union talaga ng PDP-Laban and Aksyon Demokratiko is imminent. Tulad po ng sinasabi ko sa inyo po, kahit wala pang endorsement si President Duterte, na formal endorsement, hindi natin malalaman, hindi natin masabi kung darating ba sa 25 kasi parang yun ata na may sinasabi ng mga taga-Malacanang na parang self-imposed deadline ni President Duterte. Mag-endorse ba siya kay Isko? Mag-endorse ba siya kay Marcos? Or mag-remain neutral siya? So dalawa lang po, dalawa lang ang senaryo po. So, o tatlo, either is it Isko, Marcos, or neutral. Pero yun po, tulad ng sinasabi ko sa inyo parati, watch the body language, watch the actions. So, nakita natin po, pattern, si Castriones, si John Castriones, na dati nagtayo ng Duterte for President Movement sa 2015, na isa sa mga unang grupo na ginawa nito po for President Duterte, ay with a network of 5 to 6 million followers, DDS, all over the country, ay andito na po kay Isko Moreno. Andyan na din po yung COVID SARS, si Dizon. And then andyan din po si mga magundadato na tumagbo na si Dong tumagbo na senatorial candidate under sa hugbong party ni Sara noong 2019. And then andyan na rin po yung mga vlogger, sila Banatbay, at saka nung weekend lang rin po, o last week nakita natin na pati si Kwan, si Mocha Uson, sumali na po kay, or nakisanib na po puwersa kay Mayor Isko to help yung mga fire victims sa Manila. So, ano pang sign na kailangan natin tingnan? Ano pang sign kailangan natin hintayin? So, alam na this, di ba? What is the meaning of this? Alam na this. Sabi ng isang radio station, no? So, yun po. At saka po, ito pa, itong recent sign po, yung itong event na ito na led by Energy Secretary Alfonso Cusi, na siya po ang head ng faction na ito, na pinoclaim nila po yung 7 senatorial candidates sila, at yun po, nandun yung full support, yung bilis kilos na mga loyalist ni Mayor Isko Moreno. So, siyempre po, kung sabihin natin na ayaw ng mga ibang PDP-Laban doon, siyempre pinaalis po sila. Sinabi, pwede sabihin na hindi, exclusive ito sa mga PDP-Laban or exclusive ito kay Sara. Pero po, ang pinaka-significant na bagay sa nangyari doon sa proclamation rally na ginanap dito pa naman sa lugar ko, sa San Mateo, Rizal. First time ko po yun sinabi sa inyo na dito po ako nakatira sa bundok ng San Mateo, Rizal. Although before COVID, doon po kami sa bahay namin sa Quezon City. So, palipad-lipad po kami. Pero dito, from weekend or farm lang residence namin ito, dito na po talaga kami since COVID to escape COVID po, no? So, paminsan-minsan na lang namin binibisita yung bahay namin sa Commonwealth. So, ang mahalaga po dito na dito sa event na ginanap dito sa San Mateo, Rizal, kumpleto po yung mga senatorial candidates nila. Tulad nila na Deputy Speaker Marcoleta, si Greco Belica, Salvador Panelo, si John Castriones na nga po,
si former Energy Undersecretary Astra Pimentel, si Ray Langit, at saka si Robin Padilla po. Ang maganda dito po ay formally, officially, in-adopt na talaga nila si Sara Duterte as their vice presidential candidate at iniwan nila open yung pwesto na vacated by Senator Bongo na for president. So ito po, another sign ito po na, you know, PDP-Laban is really going for Mayor Isko. Tulad ng nakikita natin na mga mayoral, gubernatorial, candidate na sa probinsya po and dito sa Metro Manila, like the Cayetanos, they are really supporting Mayor Isko na po talaga kasi mga solid DDS yan. So sabi pa nga ni Cusi na yung kwan nga, yung mga senators nila will continue the fight of President Duterte na at magpipresent pa sila ng 11-point agenda nila. So, kumbaga, big event po talaga. Nakikita nyo naman sa mga picture, big event po talaga. At dito sa big event na ito, very prominent yung one, endorsement kay Sara. And again, ito po, paglalaglag na naman ito kay President Marcos. So, kumbaga po, dalawa po ang ginagawang senaryo ng mga taga PDP-Laban or mga supporters ni President Duterte or mga DDS. Either pinopromote nila ng Isko at Sara tulad nila Castriones o tulad nila Mangudadato or Isa movement, or iniiwan nila open yung kwan, yung presidency, and then doon sila kay Sara lang tulad ginawa nitong PDP-Laban. And mind you po, malakas pa rin ang PDP-Laban as a party. Don't forget, they are the sitting party. So may mga resources sila na pwede yung 16 million kay President Duterte. Solid pa rin yun. Pwede natin sabihin na lagasan ng konti. Pero kung iniwan open, most likely po, yung mga yun, pupunta yun kay Mayor Isko Moreno po. Kasi mas lalong malabo po pupunta sila kay Lenny kasi araw-araw nang nandyan si Lenny, simula sa termino ng President Duterte, nag-away-away na sila. And then si Ping Lacson po, binanatan, in-expose si President Duterte sa Parmali scam and other scam. And ganon rin si Manny Pacquiao na very open yung away kay Cusi Wing kasi Pimentel Wing po sila. So, nakikita natin na tuloy-tuloy na po pati yung mga, di ba, recently lang nakita natin yung grupo ng mga barangay ng mga barangay captain sa Cebu. Isa rin po sila at nung Sabado rin po na doon sa proclamation rally dito sa lugar namin, yung liga ng mga barangay sa Pilipinas, liga po ito ha, buong barangay na po ito. Yun binalita natin last week, buong Visayas lang yun. Ito ngayon po, buong Pilipinas, liga ng mga barangay sa Pilipinas, they endorse Sara. So open na naman po. Kasi ito po, loyalist talaga ito kay President Duterte. So open na naman po yung presidency. So parang understood na po na barangay captains and the local government officials na loyal kay President Duterte will go for Mayor Isko. In fact po, na ang head po ng Kwan, ng Liga ng Barangay ng Pilipinas, si Eden Chua Pineda, ay related to mga Pinedas po. So, nakita naman natin yung pagbisita ni Mayor Isko sa mga Pinedas, they really openly showed their support to him. So, andito rin po sa rally na ito na si DILG Undersecretary Martin Dino, at nakita naman natin na si Martin Dino is a strong supporter of Mayor Isko Moreno.
So ito na po, i-plus-plus nyo lang po. Addition is, ano, politics is addition. And politics is local. So nakikita na natin po yung mga senyales na andyan na po. Kailangan pa ba i-memorize yan? Diba? Kailangan pa ba i-memorize yan? Andyan na po talaga all the signs. At saka, isa pang signs dito po na habang papasok yung election, so most likely, if Mayor President Duterte, if President Duterte will not endorse Mayor Isko Moreno, he is likely to go neutral. So maganda po ito. Kung neutral siya, automatic po. Automatic yung mga supporters ng mga DDS po pupunta kay Mayor Isko. Kasi kay nakita naman nila, naging fair naman si Mayor Isko. If there have been programs na kailangan suportahan niya, tulad yung anti-drug program at saka iba pang program sa COVID, sinusuportahan niya. Pero kung meron naman palpak na program tulad yung wearing of face shield na nakita nyo, eventually tinanggal rin ng gobyerno, ino-oppose niya. So, fair si Mayor Isko po. At kung kailangan mag-cooperate sa Duterte government, tulad yung pagtayo ng kwan, ng field, COVID field hospital po sa area ng Luneta, nakipag-cooperate siya ng Department of Tourism po. So, under rin po yan sa Malacanang. So, he does that. So, fair po si Mayor Isko. And hindi po siya yung talagang Duterte loyalist, pero loyalist rin siya sa interest ng tao. So, this is the good news again for Mayor Isko. Laglag na naman si Marcos and si Sara. Although tayo po, syempre, Willie Ong, loyalist forever tayo po. Mayor Isko and Willie Ong tayo. Pero syempre, dahil dito sa pag-endorse nila kay Sara, nilaglag nila si Marcos, at least okay na po ito. At least minus na po ito kay Marcos. So, at malaki talaga po yung PDP-Laban at DDS force at intact pa po sila. So, yun po. Yun ang good news natin. Pakikalat na lang po. Pakishare itong post. And don't forget to subscribe to the Blogcaster Armand Dean YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y mas gracias a todos. Sa lahat ng viewers ni Dean Armand Nocum, subscribe kayo rito sa Blogcaster Dean Armand. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.